Mahigit 2,000 trabaho ang naghihintay sa mga Pilipino ngayong taon sa bansang Kuwait, ayon sa Philippine Association of Service Exporters Incorporated o PASI. Partikular ang mga nasa medical sector at construction dahil magtatayo ng mga bagong ospital sa Kuwait. Ang sweldo pwede mag-umpisa sa $900 o mahigit 40,000 pesos pataas. This is one area in Kuwait where there will be an increase in demand in the medical. Of course, they have may mga requirements yan. But the private sectors who will be given job orders will be able to tell them what would be the requirements. Oo, nurses ito. Ayon sa POEA, bumubuti na raw ang kondisyon sa mga bansa sa Middle East na naapektuhan ng pagbaba ng presyo ng krudo na naging dahilan ng tanggalan sa mga trabaho. Humuho pa yung epekto dahil nakikita natin tumataas ang presyo ng krudo. And siyempre babantayan pa rin natin yan kasi magkakaugnay ngayon ng maraming issues, political and economic issues. Bukod sa Kuwait, nangangailangan din ng Germany ng Pinoy nurses para pumuno sa kanilang pangangailangan sa loob ng 3 hanggang 4 taon. Ang problema, ilan sa requirements ng Germany? Dapat marunong ng wikang German at biyasa sa geriatric o medical na pag-aalaga sa mga matatanda ang aplikanteng nurse. The preparatory German language training should be shouldered by the employer. No cost ito to the worker. Ang cost lang ng worker ito yung membership sa OWA. Ilan sa mga nauna nang mag-apply ang dating OFW na nurse na si Erna. Sakaling di niya mahintay ang job order sa Germany, makikipagsapalaran daw siya sa Middle East. Kaya kahit mahirap, okay lang din naman po. Worth it naman kasi po-provide mo naman yung kailangan ng mga anak mo. Paalala ng POEA at PASE, sumangguni tanging sa mga lisensyadong recruitment agencies at mag-ingat sa mga illegal recruiter. May pinaplansya pa raw na mga agreement ang POEA sa France at Italy para sa mga trabaho sa medical at information technology sectors. JP Soriano, GMA News.